Mainit ngayon ang lightweight division dahil sa mga rising star tulad nila Ryan Garcia, Gervonta Davis, Shakur Stevenson, Basil Lomachenko at Devin the Dream Haney. Kamamangha lang dahil limang undefeated top 5 lightweight superstar ng boxing ang nagkasabay-sabay sa isang division. Bibihira nga lang mangyari yan sa kasaysayan ng palakasan, kaya naman nakakapanabik ang mga susunod na hakbang ng mga lightweight kings na ito. Ngunit kamakailan nga lamang ay nalagasan ng undefeated silang lima, at ito nga ay si Ryan Garcia sa kadahilan ng tinalo at pinabagsak lang ito ni Davis. I tank first of course, but you know, it is what it is. If we can make Devin, let's make Devin. Why not? Let's go! Pero alam nyo ba na may boksingerong inaalagaan ngayon ng MP Promotion? At ito ay kahanay din ng mga sikat na boksingerong nabanggit ko kanina. Siya ay itinuturing na Mexican Tyson. Walang iba kundi si Isaac Pitbull Cruz. Nais nga nitong sumali at higitan ang mga bigating pangalan sa lightweight division. Hindi nga maitatanggi na kahanay na nito ang limang boksingerong nabanggit ko kanina dahil sa mga impresibong knockout na panalo nito sa boxing. Lalong-lalo na nang muntik pa nitong talunin si Gervonta Davis. Nabansag ang Mike Tyson dahil sa tindig, reflexes at lakas ng mga suntok nito na may pagkakatulad sa legendary heavyweight boxer na si Mike Tyson. Tulad nga ng legend na si Tyson, undersized din itong si Isaac Cruz dahil ito ay may taas lamang na 5'4 na kung iisipin ay maliit para sa lightweight division. Kalimitan kasi sa division ng lightweight ay nasa 5'7 pataas ang height, pero kung lakas at lakas lang din ang suntok ang pag-uusapan ay hindi naman magpapahuli ang tinaguri ang Mexican Mike Tyson. Lalong lalo na nga at kinukumpara ito kay Teofimo Lopez noon dahil ayon sa kanya ay kayang-kaya daw nitong baklasin ang dating hari ng lightweight na si Lopez. Dahil sa kadahilan ng mayroon silang kaparehong nakalaban at ito nga ay si Diego Magdaleno na isang world title challenger. Tinapos ni Lopez si Magdaleno sa loob lamang ng 7 round habang si Cruz naman ay tinapos lang si Magdaleno sa loob lamang ng 1 round. Kaya naman hindi maipagkakaila ang lakas nitong si Pitbull Cruz. Si Isaac Cruz ay ipinanganak noong May 23, 1998 na may kasalukuyang edad na 24. Kasalukuyang naninirahan ito sa distrito ng federal ng Mexico City. May taas na 5'4 at orthodox ang style ng pakikipagbakbakan ito. Siya ang isa sa mga maiinit na fighter na pinag-uusapan ngayon sa boxing. Ang tatag at lakas ng suntok nito sa loob ng ring ay siyang nagpasikat at nagpakilala sa kanya sa mundo ng palakasan at maaaring maging susi din ito sa tuktok ng tagumpay. Bata pa lamang si Cruz ay mahilig na ito magboxing. Kaya lang daw siya nahilig magboxing ay dahil ang tatay at lolo nito ay parehong mandirigma. Kaya nagsimula siya mag-ensayo sa boxing noong 7 taong gulang pa lamang ito dahil gusto daw nitong lumakas at sumikat balang araw. Nakapagtala si Cruz ng impresibong 85 laban sa amateur career na may 73 wins at 50 knockout. Siya ang ipinagmamalaki ng Mexico noong 2010 hanggang 2014. Naging regional champion din ito taong 2011 hanggang taong 2014 at sumali din ng 3 Olympic trial. Nagsimulang maging professional boxer ito noong 16 na taong gulang siya nang talunin ito at patulugin sa loob lamang ng 90 seconds si Luis Yan Revilla. Maganda nga ang simula nito sa pro boxing na nakapagtala agad ng 5 panalo na may 3 knockout taong 2016. Ngunit nagkaroon nga ito ng isang talo noong 2016 din sa kamay ni Luis Montano Alvarez na kanya ring kababayan via unanimous decision.
pero ayon sa kanya dahil daw sa pagkatalong ito ay siyang lalong nagbigay daw ng determinasyon para mas lalo pa niyang pag-igihan ng pagsasanay sa boxing. Nagkaroon pa ito ng 5 sunod-sunod na laban at lahat ng ito ay pinatulog lamang ni Cruz, kaya dito na siya binansagang The Pitbull dahil sa kanyang kapanapanabik na galawan sa ibabaw ng lona. Ngunit nagkaroon ito ng draw sa sumunod niyang laban kontra kayo sa Calle Cac noong 2017. Contra 22 de Calle Cac, con izquierda y cago lado, se están como lo hace ahora punteando con su jab, luego buscaba el ópero pisando fuerte, pero Calle Cac se ha ido adaptando. Tirado muy bien su jab, le mando lo que le conviene, pero no conecta desafortunadamente, lo pone a tradición todos los sábados en la que le falta galleta justamente. Sa parehong taon lang din ay pinabagsak ulit nito ang kanyang kalaban na si Ricardo Juan Saenz. Campana, y aquí comienza la noche de vía que se realiza justamente por una pantalón patada de mula, es justamente el Pitbull ahí buscando la fantasía boxística del pantaloncillo. El espectáculo muchísimo, Cruz, el papá, el tío, ahora en condiciones a veces hasta naturales. May 12 panalo at 10 knockout win na ito, ay sinabi nito na idolo daw niya si Mike Tyson, Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez at marami daw siyang natutunan sa mga galawa ng mga ito. Sa pagsibol pa ng karera ni Pitbull Cruz sa boxing, ay nagkaroon ito ng 3 sunod-sunod na panalo taong 2018 na halos puro knockout ang inabot ng kanyang kalaban. Kabilang na nga ang isang former world title challenger na si Jose Felix Jr. na may record noon na 36 wins with 28 knockouts. Nagkaroon ulit ito ng 2 pang laban noong 2019 na may isang panalo na knockout kay Eliezer Valenzuela noong February 2019 at isang unanimous decision naman kontra kay Miguel Angel Perez noong December 2019. Puro sa Mexico nga lang ito lumalaban noon, kaya naman nabigyan siya ng pagkakataon lumaban sa labas ng kanilang bansa at ito nga ay sa Amerika. Nagkaroon nga ito ng 2 laban kay Ospuro at Matisse, nanalo si Pitbull Cruz dito ng unanimous decision at isang majority decision. Ayon sa kanya, ang pakikipagbakbakan sa kanilang bansa at sa Amerika ay sobrang laki ng diferensya. Mula sa hand wrapping commission at sa medical ay kakaiba, pero dahil daw sa experience niya sa Amerika ay matutulungan pa nitong ma-improve ang kanyang husay sa boxing. Dagdag pa ni Isaac Cruz na ang pakikipaglaban niya sa legend na si Jose Felix ay sobrang sarap sa pakiramdam dahil napatunayan at kampante na daw siya na kayang-kaya niyang tumalong ng mga elite fighter. Nagkaroon ulit si Pitbull Cruz ng matinding kalaban na isang 2-time world title challenger naman na si Diego Magdaleno at may record na 32 wins, 30 knockout at ginanap naman ang laban sa Texas noong 2020. Pinabagsak niya nga lang ito ng 2 beses at tinapos ang laban sa loob lamang ng 1 round gamit ang pagiging pressure fighter style at lakas ng mga suntok nito. Nagkaroon pa ito ng 2 laban na parehas unanimous decision ang resulta at sa Amerika pa din ginanap ang laban. Nagkaroon siya ng kanyang inaasam-asam na laban para sa isang world title fight at ito nga ang superstar ng lightweight na si Gervonta Tank Davis para sa WBA lightweight title noong December 5, 2021 na ginanap sa Staples Center sa Los Angeles. Nanalo dito si Davis by unanimous decision, ngunit mas hinahangaan ang style ng pakikipaglaban dito sa loob ng ring ni Pitbull na kamuntikan pang ikapahamak ni Davis. Lubos na pinagsisigawan ni Cruz na alam daw ng mga boxing fans kung sino ang totoong nanalo sa laban.
Matapos ang laban nito kontra kay Davis, ay nagbalik nga ulit si Pitbull Cruz noong April 16, 2022 para pabagsakin naman sa loob ng 5 round ang legend at former world champion na si Yorkis Gamboa at para mapasa kamay ang vacant WBO Intercontinental Lightweight Belt. Makalipas lang ang 5 buwan ng kaparehong taon, ay lumaban ulit ito sa isang Mexicano naman na si Eduardo Ramirez. Ayon kay Cruz ay lahat ay gagawin niya para manalo lang sa laban, alang-alang sa kanyang pamilya at sa kanyang bansa. Sa kalagitnaan ng round 2 ay nagpakita si Davis dahil lang para mas lalong ganaan si Cruz. At ipinakita kung sino ang masahangaan ng mga tao. Dinurog lang ni Pitbull Cruz ang kanyang kalaban sa loob lang ng 2 round at napanalunan ng isa pang belt na WBC Silver Lightweight title na magbibigay sa kanya para makuha pa ng mas mabibigat na laban. Matapos nga ang laban ay sinabi ni Cruz na gusto daw niya ng rematch sa WBA Lightweight Champion na si Gervonta Davis dahil ito daw ang gusto niya makitang muli ng mga boxing fans. Dagdag pa nito na ipinapangako daw niya na patutulugin na daw niya si Davis kung sakaling maghaharap ulit sila. Mas lalo pang ang uminit ang pangalan ni Pitbull Cruz mula nang matalo si Ryan Garcia sa kamay ni Tank Davis. Dahil sinabi noon ni Ryan Garcia sa isang panayam na si Pitbull Cruz nga daw ang isa sa mahinang fighter. Kaya madami tuloy ngayon ang nangiinsulto kay Ryan Garcia dahil sa pagkatalo nito kay Davis.